Hello mga boss, mga ka-YouTube at mga ka-RC. I-review natin ngayon kung gaano ba ito kalupit itong MN99 112 scale crawler. So, hindi ko na nasama yung box kasi pangit, nasira yung box niya. Pero, okay naman. Hindi naman masyadong sira kaya hindi ko na mapakita dito. So, ito yung 112 scale. Actually, nilagay ko na lahat yung accessories niya eh. So, may mga... may kasama siyang manual. Tsaka may kasama siyang mga accessories. Tulad ng mga... ang kagandahan dito, binigyan ako ng mga extra wiper. Tapos... sa mga door handle niya. May extra rin ako ito, andito. So, ayun, kinabit ko to. Kinabit ko to, snorkel niya. Side mirror, door handle, headlight niya. Ito, okay yung headlight niya. Mamaya, tatry natin na. Tapos, yung mga accessories niya tulad nito. Yung dito yung... ito sa gilid, yung parang ilaw na ano. Tapos, ilagay ko rin dito sa likod. Kita mo naman gara ng likod do. Ayan o, kompleto. From signal light to stop light, kompleto. Tapos, sa loob naman, silip-silip ko yung loob. Ayan. Detalyado talaga siya yung mga hanggang sa manubela niya, steering. Karsly, tapos yung sa upuan niya, ganda. Tapos may spare tire na rin siyang kasama. Spare tire. Ito sa likod. Ganda talaga eh. Shoutout nga pala sa QRC sa mga gustong mag-upgrade ng 112 scale MN99 o kaya mga parts niya available. Marami siyang parts eh. Tulad ng from shocks sa mga dito niya, sa mga axle dito meron. Sa QRC meron lahat yan. Mga dito yung mga tsaka kagandahan. Pwede kang magpa-waterproof, ha? O, shoutout ulit sa QRC. Tapos, dito naman tayo sa ano niya, sa remote niya. Sa transmitter niya. So, kailangan sa transmitter niya ang 4 AA batteries. So, buksan natin saglit. Tara, masubukan naman natin. For double A batteries. Ayun. Balik ko lang yung baka mawala. Hirap na. So ito yung lagayan ng battery niya. Ito mga kasama niya sa ano. Hindi kasama to sa akin to. Ito kasama niya sa box, tong charger, manual, tiniklop ko na kasi yung manual, tapos yung mga extra accessories niya dito na rin, ilagay ko dyan. So, ito, tignan natin yung hood niya. Teka, ito na, ano na kasi yung kuko ko eh. Ayun, yan, battery. Yung battery niya, 7.4 1300 mAh. So, try natin na. So, yung switch on niya, andito siya sa upper part. Yung switch on niya. Tapos, on na natin yung transmitter. Sa transmitter, meron ka rin pang trim. Dito. Ayan. So, kung makikita nyo, pag ganyan, hindi mo pa siya nagagalaw, ganyan lang siya. So, pag i-turn left ko, ayun, nagsisignal light siya sa left ko.
sa right. Tapos kagandahan pag pinatakbo mo, yung headlight niya gagana na siya. Ayun, kita nyo? Kumbaga parang naka-parking light lang siya eh, pero pagka pinihit mo, yun magda-turn on yung headlight niya. So sa likod naman tayo para makita nyo yung gara ng likod. Ayan, signal light. Tapos, atras niya. Ayan o, yung red light. Pag atras. Pag-abante naman yun. Isarap. Maganda na to. Budget friendly sa mga gustong magka-RC na hobby grade. Tapos, di gaano kataasan yung budget. Actually, nagbebenta rin ako nito na isa lang to sa mga nireview ko sa mga benta ko. Binibenta ko siya for 3-5 pesos. No? Mura na. Tapos magkaka-RC ka na for 3-5 pesos. Meron ka ng RC. So, yun guys. Thank you.